you. Sino ang gusto kong umupo dito? Ako. Eto. Pwede. Welcome to Pores Recap. Ang mga dapat abangan sa Batang Quiapo. Sa paglilinis ni Camille sa kanilang kwarto ay nakita nito ang wedding invitation ni David. Napaiyak si Camille at pinuntahan nito ang simbahan kung saan ikakasal si David. Sa pasugalan ay may dumating na magandang babae na si Tisay. Tiningnan naman ng may-ari ng pasugalan ang diamante na ipinakita ni Tanggol. Nagwika si Tanggol na isasanla niya ang diamante, ngunit kapag nanalo siya ay babawiin niya ito. Nagwika ang may-ari ng pasugalan kung sino ang gustong umupo doon. Sambit naman ni Tisay na siya ang upo. Sa pag-upo ni Tisay ay itinaya niya ang kanyang sports car. Nagwika si Tanggol na siya ang bangka. Nagsimula na ang sugal at nagsimula na ring gumapang si Owen sa ilalim ng lamesa. Ang mga highlights at recap sa Batang Quiapo. Sa mansyon ng mga Montenegro, kinausap ni Ramon si Olga. Nagtanong ito tungkol sa nanay ng kanyang anak. Nagwika naman si Olga na huwag ng pag-aksayahan ni Ramon ang walang kwentang babaeng iyon. Tumugon si Ramon na sagutin na lamang ni Olga ang kanyang tanong dahil marami itong alam. Sambit ni Olga na mahirap lamang ito at nagtitinda sa palengke sa Quiapo. Na kung may binabalak si Ramon ay huwag na nitong gawin dahil baka mapahamak sila. Mabilis na tumugon si Ramon na wala na itong pakialam sa kanyang mga gagawin. Nasagutin na lamang nito kung ano ang pangalan ng nanay ng anak niya. Sambit ni Olga na kapag nakita si Ramon ng asawa nitong pulis ay malalaman nitong buhay siya. Tumaas ang boses ni Ramon. Nagtanong muli ito kung ano ang pangalan ng nanay ng kanyang anak. Natigilan si Olga kung kaya't wala na itong nagawa. Tumugon si Olga na Marites Dimagiba. Sa bahay ng mga Dimagiba. Kinausap ni Marites si Camille habang nasa kwarto ito. Nagpaalala ito na mag-ingat palagi dahil pamilya sila na dapat nagbabantayan. Nagpasalamat naman si Camille kay Marites dahil kahit anong gulo ng sitwasyon nila ni David ay tinanggap siya nito. Na nararamdaman niya na naging nanay niya ito. Tumugon si Marites na mas magiging mabuting ina si Camille kaysa sa kanya. Napasensya na ito dahil ganoong pamilya ang napasukan nito. Hindi maiwasan ang dalawa ang mapaiyak dahil sa kanilang sitwasyon sa kanilang mga asawa. Sa pagbaba naman ni Olga ay nakita nito si Don Julio na nagpapa-check ng kanyang blood pressure. Nagwika si Olga kung may sakit ang kanyang ama. Tumugon si Don Julio na wala. Na malakas pa siya sa kalabaw. Sambit ni Olga na may gusto sana siyang sabihin. Na nagtatanong si Ramon tungkol sa nanay ni Jesus na si Marites. Na ano ang pumasok sa isip ni Ramon? Tumugon si Don Julio na ano ang masama doon? Na walang masama kung balikan ni Ramon. Na mas mabuti yon na malaman ni Jesus na nagkaayos na ang kanyang mga magulang. Nagwika si Olga na paano kung malaman ng asawa ni Marites na buhay pa si Ramon. Naimbitahan niya ito sa kasal ni Jesus. Tumugon si Don Julio na huwag nitong pangunahan si Ramon. Na hindi imbitahan ni Ramon ang nanay ni Jesus. Tumaas ang tensyon ni Don Julio. Sambit nito na ang pakialaman ni Olga ay ang buhay nito. Na paano ito magkakaroon ng silbi sa pamilya nila. Nadismaya na naman si Olga sa sinabi ni Don Julio. Sa pagbalik ni David sa mansyon ay nakita ito ni Ramon. Nagwika ito kung kamusta na ang paghahanda nito sa kasal at kamusta din ang nanay nito. Natigilan si David. Tumugon ito na may kaunting problema tungkol sa pera. Na mabuting na andoon siya upang masolusyonan. Nagtanong si David kung bakit na itanong iyon ni Ramon. Sambit ni Ramon na kung may kailangan pa ay sabihan lamang siya. Muling natigilan si David sa sinabi ni Ramon at nag-isip ito. Samantala, matapos makabili ng baraha ni na Enteng ay ginawa ng paraan ni Tanggol ang mga baraha. Ang dati nilang ginagawang pagdadaya. Nalagyan ng tanda ang baraha. Gumawa ng plano ang mga ito sa mga gagawin nila sa loob. Sa presinto, nagwika si Rigor kay Mando na napatay si Jacobe at Samonte. Namukhang bigatin ang nakasagupa ng mga ito. Napansin naman ni Rigor ang pagiging tahimik ni Mando at nagtanong ito. Tumugon si Mando na hindi lang siya nakatulog kagabi. Ipinatawag naman si Rigor ni Kernel. Kinausap ni Kernel si Rigor na seryosong kaso ang isinampa dito ni Lola Tindeng. Na kung nagawa na nito ng solusyon upang hindi ito sumabit. Tumugon si Rigor na wala siyang kasalanan. Sambit si Kernel na paano yung pagtira ni Cortez sa bahay ni Rigor. Nagwika si Rigor na haharapin niya ang kaso.
Sa pag-alis ni Rigor ay nagwika si Colonel kay General Pacheco na kung pwede na. Tumugon si General Pacheco na pwede nang ipitin para sumunod ito. Sa pag-alis naman ni Marites ay kinausap ito sa labas ni Chairman. Nagwika si Chairman kung nakakausap nito si Tanggol dahil ito sa pagtakas ng mga kaibigan nito sa kulungan. Tumugon si Marites na matagal na niyang hindi nakakausap si Tanggol at hindi niya alam kung nasaan ito. Sa kabilang banda, pumasok ng sugalan si Natanggol. Nakita ito ng may-ari ng sugalan. Tinawag nito si Sebio na tingnan nito ang mga bagong dating at alamin nito kung may mga pera. Kaagad na pinuntahan ni Sebio si Natanggol. Sa mansyon ng mga kabalyero, nakita ni Senyora Bettina ang pag-alis ni na Don Pacundo at Juancho. Nagwika ito na araw ng kasal ngayon ni Catherine. Na bakit aalis ang mga ito? Tumugon si Don Pacundo na magbabayad siya sa mga Montenegro. Upang walang maging problema sa ipinagpipilitang kasal ni Senyora Bettina. Sambit ni Senyora na bakit siya ang may kasalanan na galit ang mga Montenegro sa ginawa nito. Tumugon si Don Pacundo. Na si Senyora ang nagpumilit na matuloy ang kasal na kahit ayaw niya at ni Catherine. Nahintayin nito kung sisiputin niya ang kasal o hindi. Sa pag-alis ni na Don Pacundo ay tinawagan nito si Ramon upang ipaalam na papunta na sila upang magbayad. Samantala, umupo na si Tanggol at nagsimula na itong magsugal. Itinaya niya ang perang kinita nila kina Marcelo. Inakala ni Tanggol na mananalo sila ngunit habang tumatagal ay nauubos ang kanyang pangtaya dahil laging panalo si Sebio. Nadismaya si Tanggol dahil naubos ang kanilang pera sa sugal. Kung kaya't wala na siyang maisip kundi isugal ang Star of Venus. Inilabas ni Tanggol ang diamante. Na kung pwede yun itaya. Nanlaki naman ang mga mata si Sebio nang makita at nahawak nito ang diamante. Sambit ni Sebio na kakausapin niya ang kanyang boss. Ano ang pinaplano ni General Pacheco kay Rigor? Ano ang mangyayari sa pagbabayad ni na Don Pacundo kay Ramon? Ano ang mangyayari sa Star of Venus? Makabawi kaya si Natanggol sa kanilang pagsusugal? Abangan pa natin guys ang mga exciting episode ng Batang Quiapo. Mabuhay at salamat po! Anywhere you say